Hello guys, welcome back sa aking channel, si Reg Vlog. Alright, may bago na naman tayong pag-uusapan na unit. Ang unit na ito ay itong Kimco KRB180i. Tignan natin kung ano mga features at kung ano mga anong klaseng motor ito. At kung pwede ba ito pang araw-araw, pang biyahe, pang grab, o ano ang nilagpasan niya sa mga ibang brand. Let's go! Ayan guys, ito na tayo sa kanyang features. Ano lang ba sa itong bagong Kimco na ito? Siyempre, ang dami rin na-excite, lalo na sa mga Kimco lover dyan. Para na siyang big bike lang Kimco kung titignan mo. At yan, at sinasabi nila ito daw ang mabangis na kalaban ng NMAX. Tignan mo naman ang itsura. Ito ang kanyang features. Ito ang kanyang LED Falcon headlight. Itsura pala ng kanyang headlight. Napakaangas na, di ba? Parang yung 400cc ng Kimco, parang ganun yung itsura niya. Pagdating naman sa taillight niya, tinawag siya ni Kimco na 3D lights sculptured LED taillight. Ay, ganda rin ng taillight niya, talagang pang big bike yung design. At meron din siyang ABS, lock braking system, front and rear. Harap likod po ang kanyang ABS system. At syempre, may kita nyo dyan sa may pictures, harap likod, disc brake po. May kita nyo naman kung gaano kaganda ang kanyang structures, ang kanyang disc design. Napakaangas. Ano nga ba ang ABS system, guys? ABS or works to prevent motorcycle wheels or wheels from locking during braking. Si ABS, kapag halimbawa biglang preno, syempre, ina-adjust niya yung braking pressure accordingly to prevent the wheel from locking and assist with maintaining the stability of the motorcycle in many circumstances. ABS has been shown to reduce braking distance. Yan. Si ABS, mas kinokontrol niya yung balancing at iniiwasan niya mag-lock yung gulong. At saka, hindi siya katulad ng mga ibang motor kapag nagpreno kayo, mag-i-slide siya. Meron din siyang traction control. Talaga kahit mag full brake ka, diretso, steady lang yung motor mo. Hindi siya mag-i-slide, hindi ka mag-i-skid. Talagang kuha nung itsura ng motor o nung position niya nung pagka-brake mo, ganun pa rin siya. Meron din siyang dual slot USB charging port. Yan, talagang pwedeng-pwedeng pang long ride. Habang gamit mo ang cellphone mo, kaya gumagamit ka ng Google Map or Waze or GPS. Kung malulobat na, magbaong ka lang ng USB cord mo. Meron ka, pwede ka na mag-charge. Hindi lang yan, dual slot pa ang kanyang USB charging port. Angas, di ba? Siyempre, itong si KRB180i, keyless na rin siya. Keyless induction key. May kita niyo naman yung dito sa may pictures niya. Yung itsura ng kanyang susian, talagang sumasabay siya sa technology. Dito naman tayo sa kanyang TCS traction control system. Ang mga switch niya is nasa kaliwang side ng manubela. Ayan, may kita nyo dito, ayan, may sariling button yung TCS. Pwede mo siyang i-on and off. Siyempre katabi nun eh, yung sa headlight, high and low, signal light, siyempre busina. At ito pa, ang kanyang compartment capacity is 25 liters. Napakalaki, grabe. Hindi lang helmet pwede mo ilagay, oh. Kung may pinamili ka, mamalengga ka, pwede mo lagay dyan sa loob. Huwag lang yung mga medyo matubig para hindi bumaho. Alright. At syempre, ang kanyang flat floor board. Yan ang kanyang footboard. May kita nyo yung distance niya, napakaluwag. Talagang pwedeng-pwede rin siya mong lagyan ng mga medyo malalaking gamit o yung mga pinamili nyo, mag-grocery ka, mamalengke, kasyang-kasya dyan. At syempre, dito tayo sa kanyang separate LCD instrument dashboard. Ang dashboard niya is fully digital. Yan, may kita mo rin yung mga indicator lights. Sa indicator lights, lalabas ang kanyang engine check. Pag lumabas yung engine check, kasabay na yung service. Siyempre, kapag naka-high beam o naka-high yung headlight mo, naka-ilaw din yung indicator para sa high headlight. At yung kanyang ABS system, may kita mo rin yung kulay orange. At sa kanyang dashboard, may kita mo dun sa mga gitna. Yung speed mo kapag tumatakbo ka,
Siyempre, yung total na kilometer, yung sa gas gauge, at meron din siyang RPM sa gilid. Yan. At meron din siyang Celsius ng coolant. Malalaman mo rin doon sa dashboard niya. Paka high-tech na itong motor na to. Siyempre, si Kimco, si KRB180i, is monoshock siya. Yan, may kita mo kung gaano kalaki yung monoshock niya. Sigurado, ang ganda ng daro ng shock na ito. Kahit malubak, hindi masakit sa puwet. At siyempre, meron ding PTM Tech Power Transmission Matrix si KRB180i. Yan. Ang CB3 features or power transmission matrix ay to deliver a perfect weight balance to the vehicle resulting in a better handling capacity. Yan. Dahil dito sa PTM power transmission matrix, mas pinaganda niya ang kanyang handling. Diba? Hindi mahirap mag i-handle yung kanyang manubela kahit na medyo malaki tong motor na to, kahit medyo mataas yung CC niya, smooth yung driving mo. At ito naman ang kanyang detailed specification. Nandito ang kanyang model, KRB180i TCS Euro 5. Ang engine type niya po is SOHE 4-stroke, 4-valve single cylinder. Cooling system niya is liquid cooled. Fuel system niya is fuel injection. And displacement niya is 175.1 cc. Ang kanyang max horsepower is 12.5. Max torque 15.68. Ang transmission niya syempre ay CVT. Start niya is electric. Pagdating naman sa frame, ang drive weight amount niya is 143 kg. Length and width and height 1960 by 755 by 1115 mm. Seat height niya is 795 mm. Wheelbase is 1400 mm. Ang fuel tank capacity niya syempre is 7.2 liters. Napakalaki na kanya fuel tank capacity. Syempre siguradong matipid to sa pagkonsumo ng gasolina. Pwedeng-pwede to sa mga long ride lover. Ang suspension naman niya is suspension. Front wheel size niya is 110 by 70 by 13. Sa likod naman po is 130 by 70 by 13. Wheel material is alloy. Front suspension is telescopic. Ang rear suspension niya is yun nga po, unit swing arm, brake system, front brake system, 270 mm disc with ABS, rear brake system, 234 mm disc with ABS. At syempre, merong mga available na color si KRB, indigo sea blue, ether black, and snow peak silver, syempre, thunder shock purple. Yung thunder shock purple, pwede po siya sa mga babaeng rider. Yung mga favorite yung purple. Siyempre si KRB180i TCS, ang SRP niya is 189,900. Available yan sigurado sa mga mismong Kimco 3S shop. Ayan guys, yan ang kanyang detailed specification and kanyang features. Sana po nakatulong ang aking basic information tungkol sa bagong motor na ito ng Kimco. Maraming salamat po sa mga nanood at manonood. Please like, share, and subscribe and hit notification bell para lagi updated sa aking video. Ingat po kayo lagi sa pagmamaneho ng kalsada at lagi magsuot ng helmet. Doble ingat dahil pandemic pa rin po. Stay safe and God bless po.